What's up mga kachadeng? Dito na naman tayo. Punta tayo ano? Punta tayo ala eh. Tapos eh San Pablo. Para may titirahin ulit doon. So, tayo mag-aalmosal muna ano. Shout out sa aking napakagandang anak. Kate Nicole Alma. Sa tawa ko. Ay, tayo kumain muna. Meron tayo dito pastilo. Binili ni Sir Dado. Oh, alam niyo ba yung pastil? Oh, pagkasarap. Oh. Tayo kumain muna. At para may lakas. May panlaban sa maghapon, ha? So, mamaya, papakita natin yung ating mga gagawin, ha? At ano, nang tayo matuto sa araw-araw, bagong kaalaman, ha? Alright, so kita-kita tayo mamaya. Ingat! Meron tayo dito SLK 200. Yan, 271 engine. Check lang natin kung may mga electrical malfunction. So, babasahin natin ang star. Checkin natin lahat. Engine, suspension, aircon, everything. Alright. So ayan mga kachideng, nag-check tayo ng suspension and brakes. So far okay naman lahat. Wala namang problema. So maganda na rin na check natin kung may mga sira sa under chassis. So far okay naman lahat. Wala namang problema. So goodbye. It's a goodbye. Itong SLK 200 na ito. Bagong bili lang ito. So, kabilaan ating sinisilip ang suspension and brakes para malaman natin kung meron na bang worn out na mga bushings, ball joints, para at least masabi natin kay customer kung meron mga pasira na mga parts dito sa pangilalim. Alright, so tapos na tayo dito sa under chassis. So, checkin natin ang fluids and other electrical malfunctions, ha? So, tingnan natin. After nito, ano, road test lang tayo. Okay? Alright.
crest lang ng R dito. Crest ng R, restart. Yes. And then front plate restarted. Wala nang malfunction. Ganun lang. Dito. All the way to front plat active or bottom. So, dito lang. Okay. So ayan mga kachedeng, testingin naman natin ang barrier roof ng SLK200 kung working naman siya, maayos naman ang paggana. So ayan, ayan na, sumara na, nagtago na mga kachedeng. So ngayon, sasara naman natin para ating makita kung talagang working yung kanyang opening and closing, ha? So, ngayon, subukan naman natin isara. Ayan ah. So, ayan. Smooth na smooth, mga kachideng. Very good. Very good. Hanggang maganda, maganda tong SLK200 na nabili ng ating customer. Walang major issues. Okay? So, erase fault lang tayo and then road test. Right. Goodbye. Ganda to. So ayan mga kachideng, i-check din naman tayo ng transmission fluid level. Tignan natin kung nasa tamang level siya. And then, kung kulang, mag-top up tayo. Just to make sure lang na kompleto lahat ng ating fluids. Dahil malaki din ang epekto kapag kulang sa fluids ang ating sasakyan. So, ito gagamit tayo ng transmission dipstick. Ang SLK200 ay walang sariling transmission dipstick. So, pero tayo meron. So ayan, gagamitan natin ng transmission dipstick. Transmission nito ay 722.6 pa. Hindi pa siya 722.9. So pwede dito ang mga transmission fluid na Dextron 3 or 236.14 ang MB number. Okay? So far kulang yung ating transmission fluid. So mag-a-add lang tayo ng at least more than half liter ang ating i-add. So magdagdag lang tayo dahil para kumpleto lahat yung ating fluid sa buong system, okay? Alright.
yun.